There's no denying what we want. They already did their research bago kayo pumunta dun sa interview. Panigurado, grabe ang high tech nila dun. Paalam nila lahat ng pagkatao nyo, so huwag kayo mag-isinungaling talaga. What's up guys? Yan, kamusta? Tayo ay mag papala ng snow. Grabe, kapal. Ano, dry ng lips. Makakapala lang namin gagawin. Ano? And shoutout nga pala sa Pimple Go. Ano ba yun? Parang ano lang, Papa P. Naging tulad. Ipapalain ko, mas mabilis kaysa ano eh, mag snow blower. By the way, ano, may snow blower kami. Pero mas okay siya kapag mas mataas. Pero papala na lang ako. Samahan niyo ako. Sa mga bago po dito, ako po si Vince. Hello sa inyo. Filipino YouTuber dito sa US. So I create different videos ng mga journey ko dito, so buhay Amerika. So sana supportan mo by clicking the subscribe button and notification bell. By the way, nag-upload ako every Wednesdays and Saturdays 12 to 1 PM Manila time. Kaya yes, sorry, naninigas na yung mukha ko. Kaya ay nakikita ko yung mga kapitbahay ko nagpapahal. Let's go, simulan na natin. Kasi pauwi na si Commander eh, at wala siyang dadaanan. Let's go. Side lang, hihingan lang ako. Try nga natin snow blower. Kung sobilis, law na tila guys. So ito, let's try this. Huwag na nga, konti na lang naman na. Ayan o, ito na lang. Tsaka there's no denying what we want. There's no denying what we want. Playing games, no. There's no denying what we want. There's no denying what we want. Playing games, no. There's no denying what we want. There's no denying what we want. Playing games, no. There's no denying what we want. Mabilis talaga ako pag hindi ko na marunong, hindi na akong pagsalita. Ang tigas na ng mukha ako guys. Grabe. Pero kailangan ko pala linisin kasi ano ba yan? Hindi gusto na yung mukha ko, hindi na akong pagsalita. Okay, good. Wait lang. Tapusin ko lang.
lalagyan naman natin ng asin para matunaw siya. So ayan po. Tapos din, guys. Pagod. Grabe, pwede na ako magbenta, guys. Ang lala. Anyway, lilipit ko na. Para hindi na makalat dito. Hey, what's up, guys? Welcome back to my channel. Kung ngayon ka lang napadpad dito, ako po si Vince, Filipino YouTuber dito sa US. So, I create different videos about my journey here, yung mga buhay Amerika at Filipino living the American dream. So, kung ganun yung mga content na gusto mo, please click the subscribe button and yung notification bell para updated ka every time I upload tayo. It's Wednesdays and Saturdays, 12 to 1 PM Manila time. And sumasagot tayo sa mga comments doon sa last video, kaya simulan na natin. RMR ano 1231 or RM Rano 1231. Nice game, pa-shoutout naman Sir Vince. Avid follower here, thanks. So, thank you RMR ano 1231. Shoutout to you, Dominado Sestorador. Boss, meron ba mga trabaho diyan sa US na no need na work visa o green card dahil may mga nag-TNT diyan sa US ay nakakapagtrabaho pa rin sila kahit walang work visa or green card katulad sa mga store or restaurant. So, kung meron mang mga nakakalusot na ganun, wag mo nang gagawin yung Dominado Sestorador kasi illegal yun. At kung nahuli ka, alam mo na yung kapalit, madedeport ka, tas wala ka ng chance bumalik dito, alam mo yun. So, dun lang tayo sa legal, sir. At wag mo nang gagayahin yung mga ganun kasi, again, illegal yun. At pag nahuli ka, mas sakit pa sa ulo yun, di ba? So, kung hindi ka permanent resident dito sa US, kailangan mo ng working visa kung gusto mo ng trabaho. So, yun. Jesus Mateo. Hello, Sir Vince. Magandang buhay. Ask ko lang, Sir Vince, about dyan sa Chicago kung maganda yung state na yan for nurses. About sa salary dyan ng nurses. Bale, sa Alaska naman kami mapunta doon ma-deploy si Mrs. as a nurse. Keep safe palagi, sir. From Santiago, Isabela. Naks. God bless. God bless you too. Hello. Shoutout sa mga taga Santiago, Isabela dyan. Lalong-lalo sa'yo, Jesus Mateo. Naks. So dito, so far so good. I think okay naman dito sa Chicago. Kaya nga kami nandito yan. At marami kami kilalang Filipino nurses dito sa Chicago. So I think okay dito. And feeling ko naman kahit nasa state ka dito sa US, as long as yun nga nurse ka, I think you'll make good money. So, yun. Swerte mo sa misis mo. Swerte natin. G, Paps, pa-shoutout watching from Jeddah. Uy, shoutout ulit sa'yo, G. Siya nga pala, Paps, ask ko lang ang tourist visa ba pwede i-convert to student visa pagdating dyan? At pwede ba makapagtrabaho while nag-aaral? Mukhang alam ko yung plano mo, sir, ah. So, actually, kapag naka-tourist visa ka naman, alam ko merong way para ma-convert siya to student visa. Pero case-to-case basis yun. Kapag gusto mo mag-aral dito sa US, tas wala ka pa dito sa Amerika, like in your case, nasa Jeddah ka pa, at para sa mga kababayan natin na sa Pilipinas, na ganito rin yung gusto. So, kung sure na sure ka na talaga na ang purpose mo dito sa Amerika is mag-aral, huwag ka na mag-apply ng tourist visa kasi may malaking chance na ma-deny yun kapag yun talaga yung purpose ng punta mo. Kasi yung tourist visa or yung visitor's visa, which is B1, B2 nga, mainly for pleasure, travel, at business siya. Yung B1 yata yun, yung B2 yung pinaka-visitor's visa or tourist visa. Meron silang tinatawag na preconceived intent to adjust status. Meaning, yun nga, nag-a-apply ka ng tourist visa pero sure na sure ka at meron ka ng inaay na school na papasukan, malaki yung chance na ma-deny yung visa mo. Yun yung nabasa ko online. Pero kung ang main purpose mo naman, bakit ka pupunta dito sa US is to travel, mag-apply ka ng tourist visa, which is yung B1, B2 nga. And then later on, pag nandito ka na and you decide na mag-aaral ka nga, yun okay yun. Kasi hindi mo naman misrepresent yung pag-apply mo ng visa. Again, if you misrepresent yung sa pag-apply ng visa, again, apply ka ng tourist visa, tas mag-aaral ka pala dito, tas sure ka na yun yung gagawin mo. Malaki chance na madede na yun. Huwag mo nang gawin yun kasi makarating ka nga dito or kung feeling mo makalusot ka pagdating mo dito at pag nag-apply ka ng student visa, madedena yun kasi makikita talaga nila yun. So, maging honest ka lang. So, ayun, Jay, feeling ko mas okay na mag-travel ka talaga dito sa US. And then, kapag nandito ka naman, na makikita mo naman eh, mauwi mo kung gusto mo talaga mag-aral. Again, kapag nag-aral ka pala dito, by the way, while on a student visa, hindi ka basta-basta makakapagtrabaho sa kahit anong company or kahit anong business. Hindi pwede. Kapag naka-student visa ka, merong limitations yung saan ka pwede mag-work. It's either on-campus or off-campus. On-campus,
you are allowed to work 20 hours a week kapag merong class. Kapag naman holidays or school break, pwede ka mag full-time work, which is 40 hours, pero on-campus yun again, doon sa school mo, ikaw mag-work. Meron din namang off-campus, pero kailangan related yata doon sa work mo or kailangan affiliated ng university or college na napapasukan mo. So, to make the long story short, kapag naka-tourist visa ka, yeah, may way naman para ma-convert from tourist to student. Pero magbasa ka online kung ano yung pwede at yung bawal. So, yun. Nasabi ko naman na iba, tingnan mo online, marami namang article about it. Also, yun nga, kapag naka-tourist visa ka na, kapag nandito ka na, and you decide nga na mag-aaral ka, mag-file ka lang naman ng I-539, which is yun yung application to adjust status or yung extension ng tourist visa. Kailangan mong pagplanuhan kasi yung timing din. So, yun. Next is Brent Angelo Valladolid. Vince, thank you sa pagsagot sa mga tanong ko about 401k. You're welcome. Gets ko ibig mo sabihin. So, ano ang magandang option kung saan pwede mag-invest na pwedeng i-withdraw after 2.5 years for the purpose of buying a house? I am asking this kasi pupunta dyan sa Midwest ang anak ko to work as a nurse. Thank you. So, this is just my opinion na. If 2.5 years mo lang siya iipunin, I don't think okay siyang i-invest kasi una kapag nag-invest ka, kunyari sa stocks, ha, very volatile yan, meaning up and down yung prices or may chance talaga na malugi yung pera mo or may chance na mawala. Again, kung 2.5 years lang naman, which I think for me, is saglit lang siya, isave mo na lang hanggang sa maipon mo yung pan-down. Diba? So, ayun, isave mo na lang sa banko, tapos kapag ready na yung pan-down nyo, para makabili na kayong bahay, withdrawin mo. So, that's just my 2 cents. Arnel Bakuli, sana all naka-experience na makanood ng NBA live. O, diba? Saya, ang saya kaya manood ng live. Parang kakaiba talaga. Kasi nakanood na ako ng PBA, nakanood na ako ng UAAP. Masaya din, pero iba eh. Ewan ko, syempre, alam nyo yung sabi ko pag NBA, parang OMZ. Musta na po kuya, Boss Idol Beans. Ngayon lang po ulit nakapag-comment. Sobrang busy po kasi sa work. Pero always watching naman mga new videos mo, lalo na po habang nasa work. Uy, salamat naman ha. Pasharot naman po from Taiwan. Hello sa mga kababayan natin dyan sa Taiwan, especially kay Arnel Bakuli. Hello, ingat palagi dyan, bro. Thanks kuya, Boss Idol Beans. Take care always. Stay safe and healthy. Uy, stay safe and healthy rin dyan. God bless you too, bro. Makakuya, ilang taon ka na ba? Para magkaedad lang tayo. Hashtag more videos, hashtag more subscribers, hashtag road to 1 million. Harold Galili, hello Sir Vince. Hey, I have a question po. Do you have any friends na Filipino or kakilala lang na nag-work dyan sa US through EB3 visa? Except po sa healthcare workers and white collar jobs. I'm a graduating student po kasi at the moment and I'm really looking forward to work there but my course is criminal justice po. My plan lang po is to finish my tertiary education to acquire my diploma. Kasi yun po diba ang main requirement sa working visa, except sa job experience. Di ko po kasi alam what type of job would be offered to me or I would take regarding to my qualification. Gusto ko lang po malaman if you know someone na ganun din pinagdaanan niyan, na di inline ang course niya sa job na meron siya. That's all, Sir Vince. Thank you and God bless. Oy, thank you. Meron akong friend na naka EB3 siya, na hindi siya nurse, na hindi siya healthcare worker. Ang work niya is auditor. And then hindi siya depend. And then, siya talaga yung applicant. Siya yung naka EB3, I mean. Siya lang yung nag-iisa actually kasi karamihan ng mga EB3 na kilala ko, either mga asawa din ng mga nurses. Parang ako. So, yun, nag-iisa lang yung kilala ko na naka EB3 na hindi healthcare worker. So, yun. Pero going back to your question, hindi inline sa course niya, wala talaga kasi yung friend ko na auditor dito, yung kaklase ko yun nung college sa FEU. Ang major namin, internal auditing. So, siya na-practice talaga niya yung audit. Doon ako nasa finance, banking and finance din naman. So, sorry, hindi ko pala nasagot yung question mo. Pero sana guys, kung merong man nakakaalam, kung merong ganong, may ganong kayong kilala, or kung ikaw yun, please comment down below para matulungan natin si Harold Galili. Sis Scar Daniela, sana ma-share mo po sa amin yung experience during interview sa Philippine Immigration. And yung pagdating mo din po dyan sa US, thank you po. So, Sis Scar Daniela, marami na akong na-share about yun nga, yung mga pagdating ko dito sa US. Pero pwede kong i-share yung sa immigration. Actually, walang tinanong sa akin, nagbabay pa nga yung immigration officer na ma'am. Sabi niya, okay, iwan mo na pala yung Pilipinas, babay. Parang kinonsensya pa ako, diba? Wala siyang tanong doon sa akin sa immigration sa Pinas. Ang medyo natagalan ako sa pag-antay, yung pagdating ko na dito sa Amerika, which is yung point of entry ko nga. Kasi doon na kinuha yung mga dala kong papeles. Kasi ganun yun guys, kapag magmamigrate ka rito, merong ibibigay sa'yo si embassy na yun yung dadalhin mo sa immigration kasi kukunin yun pagkarating mo dito.
yung envelope na yun na bawal buksan. Doon ako medyo natagalan. Pero sa Philippine Immigration, wala. Or sabi mo kasi dito, yung interview sa Philippine Immigration. Wala akong interview sa Philippine Immigration. Or I think yung tinatanong mo is yung US Embassy, no? So sige, share ko ng mabilis. Alam ko na share ko na to before. Pwede mo balikan yung mga previous vlogs. Pero sige, mabilis lang. Yung first tourist visa experience ko, yung interview ko, na-deny ako doon. Actually, malakas lang yung loob ko kasi tinanong ko bakit niya ako dininay. Yun. Ang konti lang ng tanong sa akin, I think, ito lang yung mga tinanong sa akin. So, ano daw yung work ko? Tapos, asan daw yung parents ko? How much I make? Magkano daw yung kinikita ko? Did you travel outside Philippines within the past 5 years? Tapos, yun nga, purpose of travel. Parang yung pala yung pinukunan ng tanong. Yung purpose of travel, sabi ko, yun nga, bibisitahin ko yung mga relatives ko sa US. Second tanong sa akin, what do you do for a living? Sabi ko, I work in a banking financial institution. How much do you make? Tapos, where are your parents? Sabi ko, both of my parents are in the Philippines. Ganyan. Tapos, yung last na tanong, did you travel outside the Philippines within the past 5 years? Sabi ko, within the past 5 years, no. Matagal na ako nakapag-travel eh. Yun. Tapos, after nun, may binigay isang papel na parang blue yata yun. Ibig sabihin nun, deny yung visa mo. Tsaka ibabalik yung passport mo, dun mo malalaman yun. Tapos naglakas loob akong nagtanong. Sabi ko, why did you deny my visa? Sabi niya, I don't think you're coming back in the Philippines. Bilang guys, di ba yun yung palagi siya sabi? Dapat walang nagtitindi sa atin. Kaya siguro ganyan ang higpit nila sa US Embassy. Kasi ang daming Filipino population na nagtitindi. Kaya siguro ganun. Yun lang yung feeling ko, ah. Hindi ko alam. Tapos afternoon, sabi ni madam, you know what? I suggest you travel more often and then try again. So sabi ko, okay, after a few months, nag-travel ako, nagpunta ako sa Hong Kong, nag-Singapore ako, nag-Malaysia, China, nag-travel ako sa iba't ibang Asian countries lang na walang visa. I mean, yung hindi na mag-apply ng visa para matatakan yung passport ko. Yun yung nangyari after ko mag-travel nun sa isang taon sa iba't ibang bansa. Next year, nag-try ulit ako, na-approve na yung visa ko. So, ito pa yung nakakatawa. Well, hindi siya nakakatawa. Medyo exciting. Sa daming console doon sa embassy, sa kanya ulit ako natapat after 1 year. Hindi niya ako natatandaan for sure sa dami niyang ini-interview every day. Pero siguro, I don't know, syempre may database yan, di ba? Nakikita naman niya siguro na nakita yung travel talaga ako at sinunod ko yung sinabi niya. Siya yun, natatandaan ko yung mukha niya kasi dininay niya ako. Sa mga na-love ko nung dininay ako dati. Parang ang sakit-sakit, parang ang broken heart. So yun, eh, nung nakapasa naman na ako after yun yung 1 year, ang saya, iba yung feeling, grabe. Kaya nung 2017, first time ko makapag-travel dito sa US nun. So, okay, fast forward, nung nag-apply ulit ako ng second try ko dito sa US Embassy, ang tanong niya sa akin, purpose of travel ulit. Sabi ko, attend ako ng kasal ng pinsan ng girlfriend ko. Girlfriend ko pala yung asawa ko nun. Attend kami ng kasal, which is kasal naman talaga niya. Tapos tinanong niya sino yung mga kasama ko doon. Sabi ko, yung girlfriend ko and yung family niya. Tapos tinanong niya, asan yung girlfriend mo? Sabi ko, she's outside waiting for me. So yun, mga ganun lang yung tanong. Siguro alam niya na yun eh. Kasi guys, wag na wag kayo magsisinungaling talaga kapag nandun kayo sa interview. Kasi they already did their research. Bago kayo pumunta doon sa interview, panigurado, grabe ang high tech nila doon. Paalam nila lahat ng pagkatao niyo. So wag kayo magsisinungaling talaga. So yun, just be honest, yun lang yung tip talaga na mabibigay ko. Meron akong friend talaga personally, nag-apply siya ng US visa, ang laman lang daw ng bank account niya. Kasi di ba marami nagsabi, kailangan marami kang laman ng pera sa banko. Hindi totoo yun. Meron akong friend, ang laman ng banko niya noon is exactly 10,000 pesos guys. Na-approve siya, o diba? 10 years multiple entry visa. Hindi rin doon yan. Pero maganda pa rin na mag-ready ka. I think yung sa akin, ang laman nun, kung hindi ako nagkakamali, 40,000 pesos. Yung iba pa nga, ang dami-dami, iba pa nga milyones yata yung laman sa banko, nade-deny pa din. So, hindi rin siya ganun kaano. Pero okay pa din na ready ka. Siyempre, kapag magta-travel ka naman, kailangan mo masuportahan yung travel mo, di ba, expenses. So, yun. So, that's it for today, guys. Thank you so much for watching. Kung tinapos mo tong video na to, again, thank you. Thank you din sa mga naglapag ng comment sa last video, guys. If you have any questions, suggestions, or if you just wanna chit-chat, comment down below. Sasagutin natin yan sa next video. And sana na-enjoy nyo ang pagpapala ko ng snow. Grabe na nga pagod, guys. Hindi talaga ma-feel yung mukha ko. Nagsara lahat ng pores. And guys, please follow me in my social media accounts and I will see you on my next video. Bye-bye.